Isa pong mapagpalang hapon muli ang amin pong ipinaabot dito pa rin sa ating pong regular na programang Mata ng Bayan Online. Dito pa rin po yan sa Romblo News Network. Siyempre pa, kapiling pa rin po natin siyempre ang ating pong regular na partner ano, dito po sa programa ito na ngayon ay nasa kabilang linya yung ating pong kasama siyempre, si kasamang Wilson Portaliza. At nais ko munang ibahagi sa lahat ano na ito po ang ating programa ay mapapanood po ito regular tuwing araw po ng Lunes ganap na alas 6 po ng gabi at para po sa kalaman rin ng ating po mga regular na nakikinig dito at mga nanonood sa atin may regular din po tayong program ano radio program sa radyo natin Udyongan tuwing Sabado po 'yan at kapiling po natin doon yung ating po mga regular partner si kasamang John Pidaka na ngayon ay inaantabayan na natin na mag-online din at si Doc Ayek Pormento. Samantala habang hinihintay natin ano yung ating dalawang kasama yan ay nasa kabilang linya na rin natin si kasamang Wilson Portaliza. Partner, magandang gabi. Magandang gabi partner at sa ating mga taga regular na taga subaybay dito sa ating programa. Magandang gabi po sa inyong lahat, ano, mula dito sa far far view, nasa far far view ako ngayon. Mm. Partner. Mm. Pero hindi na problema ngayon ng mga distansya, no? Dahil oo, na, wala na. Yung teknolohiya ay para ka na lamang nasa kapitbahay na lamang bawat isa, magkakapitbahay na lamang bawat isa. So, maligayang pakikinig po, maligayang panonood po sa lahat ng mga Romblomanon at mga kahit hindi Romblomanon sa lahat ng panig ng mundo na nakikinig at nanonood sa ngayon. Okay. So, ngayon ay kahit nasa sulok, kahit sa ang sulok ko ngayon partner ha, kahit nasa loob ko ng kuweba ngayon basta may signal ka, may internet ka makakapanood makapakikita at mapapanood mo mga kaganapan kahit sa ang lupalok ng mundo ika nga yung mga Romblomano nating mga kababayan na mga sa ibang panig ng mundo ay hindi na sila maninibago. Kumbaga, pag-uwi nga dito, pag-bakasyon, hindi na nagtataka eh. Kasi regularly, nakikita nila yung mga lugar na highlight sa mga ganitong programa at ang mga nangyayari, mga activities, ay na-update sila. So malaking bagay na may ganito tayong programa at na ibibigay natin yung kaganapan sa ating mga kababayan, lalo na yung mga sa iba't ibang panig ng ating mundo. Anyway, magandang gabi partner. Ano? At habang hinintay natin yung dalawa, si kasamang John Pidakan at si Doc Ike Pormento. Pag-usapan natin muna, no? Mag-update lang muna tayo no? Nung last program namin nung nakaraang Sabado sa radyo kung saan ay naging bisita natin si Karod ni Galitza, no? Kung saan maraming mga pagbabago, maraming development doon partner. Ha? Maliban doon sa ang barikada ay naging ecotourism na doon sa mga ipinaglalaban. Sa ngayon pala, ang ginagawa pala ngayon ng Altai Mining, talagang lahat ng paraan ano ginagawa nila para matuloy ang kanilang pagmimina doon kung saan pati yung mga BNS partner ha, take note BNS mga BHW kanilang kinakausap ngayon para sila ang mangalap ng perma ng mga kababayan natin doon sa Sibuyan para palabasin kunwari na pumapayag yung mga tao pero syempre yon ang kapalit noon hindi na tayo magtataka may kapalit na pera yon at tingin nga natin diyan hindi birong pera ang bibitawan nila, matuloy lang talaga at ma-justify. Kasi nga ngayon, hinahanapan nilang pilit na ma-legalize ang kanilang illegal na ginawa doon sa lugar, partner. Ganyan talaga, partner. Yung ang sa lahat ng lugar sa buong mundo, at maging dito sa Pilipinas, ganyan ang ano. Kaya nga, ang mga mining companies, sobrang laki ng budget niyan para sa kanilang social preparation. No? Eh kasi nga maraming requirement ng permit at isa dun sa permit na yan ay yung pagsang-ayon mismo ng mga tao. Yun ang pinaka-importante at sa totoo lang, yun ang pinaka-mahirap. Kaya ginagastosan nila ng malaki. Sa totoo lang, ay nag-hire sila dyan ng mga big-time na PR companies para dyan sa kanilang corporate CSR na ginagawa nila. At the same time, mga organizer, mobilizer, parang kasi nasa ground ang labanan eh. Yes. So kung may makakasalubong kayo dyan na nag-organize ng mga pagtitipon, pagpupulong, meeting, para mag-usap, kunyari, mag-usap ng ano bang programa ng mina,
no? Kasi laging ganyan yan, may pangako sila eh, na may pangako sila na si payagan Development, magmina, development. di ba? Payagan nyo kaming magmina, may ibibigay kami sa inyo. At ganito, Development ganito, daw. ganito, ganito ang mga ibibigay namin sa inyo. So para ding politiko ang mga minero, o kaya nga ay worse Pangako. than the politician, kasi nga mismong yung mga politicians ay tinatrabaho nila. Yes. Di ba? Kasi yung politiko tinatrabaho yung mga butante. Ang mga oh, mine, sila ang mga mining companies ang tinatrabaho ay yung mga tao at mismong yung politiko. Oh, at malaki rin ang doble, ginagastos nila diyan sa mga politiko. So alagang tuna yan, no? Alagang tuna yung mga yan para makatulong nila yung mga politicians, no? Mga official ng local government, official ng munisipyo, probinsya, hanggang barangay yan. No, nasubukan ko yan. Merong isang project dito sa Iloilo para doon sa panibagong ano to, coal-fired power plant. Doon mismo sa tabi ng city ng Iloilo, ang kanilang pangako sa mga tao ay magbibigay ng scholarship, magtatayo ng hospital, clinic, etc. etc. Ganyan din yan dyan sa may Semirara Island. Ganun din ang kanilang mga pangako. So, kitang-kita natin, partner, na ganun sila mag-operate, ganun sila ka-organize magtrabaho, dahil nga lahat naman sa kanilang bottom line sa kanila, gagastos tayo halimbawa ng 100 billion, 100 million, eh billion-billion naman ang kikitain natin sa pagbibigay. Yung balik. Oh. Maliwala nga, partner, ha? Pati yung mga, ang dami nilang mga civil service, ano dito, yung mga CSO, ang dami-dami nila ngayon ng mga inorganize. Ang masaklap, ayon kay Karodne, galing mismo sa grupo, nag-aalo sila, nangunguha sila ng mga ginuguyo nila at pinapalabas nila. Ito, valid na civil, yung CSO na tinatawag na to, mga organisasyon. Tapos, palabasin nila, may magandang ganito, pamimiting sa Manila. And then later on, na-find out nila Karodne, wala, breakaway pala yon. Para palabasin na may organisading grupo na kumakampi rin at mga pro-mining ay mabuti nila, maagang nalaman. So, ang mabigat dito, partner, ha, malupit ang offer. Hindi bumababa sa 50,000 pataas ang offer. Ay kung sa mga official yan. Sa mga official. Ano yan? Mga barangay officials o mas mataas pa doon? Yung mga grupo mismo, may mga nanggaling doon mismo sa yung core group mismo ng grupo doon sa barikada. Ito mabigat. Talagang ginagawa nila ng paraan na makakuha doon ng mga tao. Yung mga leader din. In fact, nire-reklamo ni Karodne. Para pabalik na rin. Oo, para isama at palalabasin. Kumbaga, parang paksyon. Pag gagawin paksyon, mabuti na lang, naagapan nila na nalaman agad ng maaga. So, na-check nila. At yun nga, yung ibang mga official doon, kilala mo si Sebet, di ba? Isa yun sa inimbitahan. Pero nung na-find out nila nung huli, ayun, kasama natin si Karodne na yun dito pala, oh. Si Beth Ibanez ba yan? Oh, si Beth Ibanez, oh. bigyan natin pagkakataon si Karodne, oh. Nandito na rin lang siya. Ay, nandiyan pala si Karodne. Pag-uulatin natin. Karodne, magandang gabi. Meron kaming natuklasan niya ni Rodney, oh, na isang malaking animal na andyan, diba? Andyan na ngayon. Nagkakalat ng lagim diyan sa sibuyan. Ay, magandang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. At mukhang pinag-usapan natin, no? Earth Month kasi ngayon at marami tayong pinag-usapan, no? At kabahagi natin sa ating kalikasan ay ang mga tao, no? At tinitingnan natin kung paano yung tao mag-interact sa kalikasan at paano i-protect yung ating kalikasan. At alam natin, Manong Wilson at Kawe, na meron na tayong tinatawag na pag-iba ng pananaw sa tinatawag na kaunlaran na development. Ito yung issue pinag-uusapan natin ay yung bagong pagtingin dapat yung ginagawa ng ating mga civil society organizations, ng ating mga kasamahan sa development world, na mayroon ng bagong pagtingin sa kaunlaran. At ito yung ito bago, no? Dapat ito yung dapat nararapat talaga. Ito yung sinasabi ng World Bank sa Brundtland Report na sustainable development. Ito yung addressing the needs of the present without compromising
the capacities of the next generation to survive. Na hindi natin sinasakripisyo yung karapatang mabuhay, karapatang umiral ng mga susunod na henerasyon habang tinutugunan naman natin ang pangangailangan natin sa kasalukuyan. Kung kaya kung titingnan natin yung intensyon ng mga grupo ay maganda naman ang intensyon, yung tinatawag nating development. Pero whose development? Kaninong pag-unlad? Sino ang mas makakabenepisyo sa ganoong pag-unlad? At sino yung mas kikita, no? Ang kalikasan ba't ang mga maralita o mas kikita at mas yayaman yung mga mayayaman? Ayun. So partner, no, Kawilson, no? Napag-usapan natin, ma-update lang natin karoon ha, yung nangyari na kasi nauna na namin na pag-usapan ni Kawilson, yung nag-o-organize na grupo, yung buti na lang na kulat. Kumusta na ito? Ano na ang latest nyo dito? Sa ngayon po ay yung latest dito ay inihintay pa rin namin yung paglilinaw kung ano nga ba yung intensyon ng mga grupong ito kasi tinatago eh, no? Ibig nung sabihin noong na pag-alaman naming sinipa sa group chat yung isang aktibong development worker din na syempre ay isa din sa mga tumutulong noon pa yung kanyang institusyon sa Sibuyan Island nung siya ay nagtatanong na tungkol sa ano nga ba talaga ang nangyayari. Dahil sa kanyang mga series na pagtatanong, siya ay tinanggal at sinipa doon sa group chat. Ayun. Alam mo, partner, ha, Kawilson, may latest pa rin dito kay Karudnik. Ang alam ko, mukhang nadamay na yung grupo, ha, yung asosasyon. Totoo ba yun na mukhang pinapa-explain? Ano ang development doon? Hindi po natin may iwasan na maraming harassment na mangyayari. Ayun. At yung mga personal na atake at syempre ay ini-expect natin yung mga ganyan. Pero hindi po tayo mag-yield o hindi tayo mag-give up sa kanilang mga pananakot, sa kanilang mga harassment, sa kanilang paggawa ng mga istorya dahil alam natin na tama yung ating ginagawa. Minsan tayo ay tinatag na rebelde, tayo ay tinatag na terorista. Merong isa dyan na nagtatrabaho sa munisipyo ng San Fernando na alam natin na kasama din natin dati at ngayon ay tinatawag na kaming anti-development. Ano? Ang tanungan natin, anong klaseng development yung pagtingin na anti-development tayo? Yung bagong pagtingin sa development ngayon ay susundan mo yung Philippine Development Plan. Susundin mo yung tinatawag na comprehensive plan o development plan ng ating munisipyo, susundin mo yung United Nations na yung sustainable development. Ano nga bang klaseng development? Yung mga pagtingin nila na yung mga nag-aayaw sa Minas sa Sibuyan ay tinatawag nilang anti-development. Pero ha, partner ha, Kawilson, yung association, kung di ako nagkakamali, ito yung Bayan Sibuyano na Karudne, ito ba yung pinadala ng sulat ng NBI para mag-explain? Hindi naman ba? Po. Hindi naman. Wala pa naman. Wala pa naman. So, ang case na lang natin dito ay malamang sa malamang, lahat ng mga kaparaanan upang takutin, iharas, at i-weaken ba o pahinain yung loob, hindi sila magtatagumpay. Dahil habang tayo ay binabato, tayo ay sinisiraan, mas lalo tayong lumalakas. Okay. Kumusta na pala yung kumusta na yung mga equipment? Ito hindi natin natalakay nung nakaraang Sabado. No? Kumusta na yung mga equipment pala nila? Nasaan na ito ngayon? Lahat ng mga equipment ng mina? Ang mga equipment po nila na ginamit doon sa mga illegal na aktibidad. Sinasabi natin illegal, ano? Dahil ang DNR na mismo nagsabi na may violation. Kung may violation, at hindi kompleto ang dokumento, ay illegal yung ginagawa nila. Kahit na mayroong kontrata, no? Ibig sabihin yung kontrata, yung Mineral Production Sharing Agreement, at meron din sila exploration permit. Ngunit, doon sa mga exploration permit, at doon sa kanilang kontrata sa pamahalaan, may mga terms and conditions na dapat kanilang sundin din ang ibang mga sinasabi ng batas. At kung mga hindi sila sinusunod yung sinasabi ng ibang batas na nakapaloob doon sa kanilang mga activities, ibig sabihin,
illegal yung kanilang activities. Yes. Kaya may notice of violation. Dahil kulang yung compliance, yun yung malinaw doon. Marami silang hindi nasunod na mga alituntunin. So, malinaw yan. At yun ngayon, ang ating inatabayanan pa rin, ano, na kung ano na ang mangyayari dito. At syempre, kayo dyan. Tapos sa Marikani, na ang, ano, diba, partner? Hmm. Tapos na ang 60-day period nung sa ano, diba? In office. So, ano, ang, ano na ang status nito, Rodney, after ng 60 oh. days na, no? In-extend lang. Actually, walang 60 days, no? Indefinite 'yon. Hanggat hindi na resolba, ay hindi pinapayagan yung mga different activities na nakasaad doon sa cease and desist order. So bawal ang mag-transport ng ores mula doon sa kinalkal nila hanggang sa causeway, bawal yung mga activities sa causeway dahil illegal ito at marami pang iba. Kaya pinaalis yung mga barges nila at umalis na rin yung malaking barko. Ang kanilang exploration permit ay aktibo pa rin. Pwede silang magkalkal anytime, no? Diyan sa Tacloba, sa Espanya, pwede silang magkalkal within their contract area. Kaya tama naman yung sinasabi nila na mayroon silang exploration permit at yung exploration permit nila ay hindi suspended. Aktibo pa rin. At yung kanilang kusang pag-suspend ng kanilang operations ay sila yon. Hindi pinatigil ng pamahalaan yung pangkalahatang operasyon nila. Kaya kung sasabihin noong mga nag-rally sa Department of Labor and Employment at doon sa Department of Environment and Natural Resources, yung sinasabi na may asosasyon sila, you know, Altay Employees Association. Hindi ko alam kung ito ay registrado sa DOLE, yung asosasyon nila, o kaya registrado sa Securities and Exchange Commission, o kaya ito ba isang union. Kung isa yung isang unyon ay hindi ko alam kung nakarehistro din ito sa Department of Labor and Employment. So kung pumunta sila sa DOLE, ay walang kasalanan na pamahalaan. Walang kasalanan ang mga nag-aayaw sa mina. Ang kasalanan doon ay yung kumpanya nila. Kumpanya. Dahil nag-voluntary suspension sila ng kanilang mga activities. Walang ibang sisisihin, kundi ang kumpanya. Dahil sila ang nagpatigil ng kanilang mga operasyon voluntarily. Ang manalagot doon sa mga empleyado ay yung Altay, hindi yung pamahalaan, hindi kami. Okay, nagpunta sila sa opisina ng DOLE, yung mga empleyado, alleged employees, ano? Kasi hindi naman talaga nakikita pa yung ganun kadami, allegedly, na 700 daw ang naapektuhan, di ba, yun ang balita. Pero hindi na natin nakikita yan. Hindi natin nakikita yan. Ang nakita po namin dito, ang sabi nila ay yung naapektuhan ay ang naapektuhan daw ay 780, no? At napaka-inconsistent kasi nakita namin yung dokumento, no, na ibinigay kay Secretary Yulo Loizaga at sinabi doon ay yun nga, 700 families din, no? Sa first paragraph, 780 members, sa subsequent na mga paragraphs naman ay sinasabing may 700 na mga pamilya na apektado. Kung 700 na pamilya, kung may apat doon, no, kada household, hindi natin nalam kung pamilya o household yung nandun. So, inconsistent yung pagkalagay doon sa kanilang petisyon. Yung una, miyembro na 780, pangalawa, ang kasunod doon ay 700 families. So, napaka-inconsistent. At pirmado ito ng APMC Employees Association. Meron na pala silang... Nagpunta sila sa DOLE pero 'di ba ang impormasyon natin diyan ay pinuntahan mismo lang DOLE yung lugar nung Altay, no, yung mining site. Pero tama ba na hindi pinapasok si Provincial Director Bilia Flores nung Altay mismo? Ayon sa ating nakuhang impormasyon, hindi nga daw pinapasok. Yung Provincial Director ng Department of Labor and Employment. Okay. Talungin natin si Ka Wilson dito, no. Ito partner, ang nagrereklamo ito mga alleged empleyado sa DOLE. Siyempre hindi naman sa gobyerno sila nagrereklamo, kundi ang nirereklamo nito yung employer nila. Partner. Ano na 'yan eh. Part na 'yan ng divide and rule. Ibig lang sabihin kapag mayroon ng magrereklamo dahil nga sa halip na may trabaho, sasabihin nila ay walang trabaho, nawalan ka na lang trabaho.
O yan din yung sasabihin sa inyo, Rods, na anti-development na kayo. Kasi dati wala silang trabaho, nagkatrabaho, pinatigilin nyo. Anyway, sa kanila, karapatan nilang magreklamo. Pero siyempre ang tanong doon, ano ang reklamo nila? Ano ang reklamo nila sa DOLE? Kasi wala namang jurisdiction sa kanila ang DOLE, maliban lang sa kung sila ay tinanggal sa trabaho, kaya hindi sila pinapasweldo ng tama. Yun yung jurisdiction ng DOLE. Pero yung bakit tumigil si Altay, bakit sila nawalan ng trabaho, ay walang jurisdiction si DOLE doon. Maliban lang kung nanghihingi sila ng ayuda sa DOLE, kasi mayroong programa ang DOLE para sa mga displaced workers. Ay hindi klaro sa akin kung anong pinunta nila dun sa DOLE. Pumunta ba sila doon para sabihin sa DOLE, oy Secretary Laguesma, pwede bang pabuksan nyo itong ano, ipatuloy nyo ang pagmimina namin sa ano, na hindi gagawin ni ano yon. Hindi gagawin ni Laguesma yon. Diba? Ang pwedeng gawin ni Laguesma ay ipasara ang Altay kapag nagbabiolate ng labor standards. Yun, di pa natin alam yon. Magandang malaman natin yon kung nagpapatupad ng tamang labor standards ang Altay. Nagpapasweldo ba siya ng tama? Diba? Kasi yung sinasabi niyang 700, pwedeng direct or indirect employment yon. Mayroong full-time job at mayroong indirect job na nagbibinipisyo doon. Pero ang MINA, ano, tandaan natin, Karodny, tandaan mo ito, ang MINA ay maliit lang ang trabahador. Ang employment ano niya ay napakaliit lang. Kaya nga ang lead ng contribution niya, ng share ng contribution niya sa ating employment, kasi lalo pag open pit, kasi backhoe yan eh, operator lang ng backhoe ang ginagamit. Diba? Hindi yan katulad dun sa coal, halimbawa sa Semirara, na talagang manpower kailangan. Manpower ang kailangan kasi hukay hanggang sa ilalim ang inaano noon eh. Parang mga langgam yun dun sa ilalim, kaya nag-i-employ halimbawa yung Semirara coal mining dito sa Semirara ng halos 3,000 na mga trabahador. Pero itong Saltay hindi, lalo na nasa exploration permit, nasa exploration stage pa lang sila. So, ipagpalagay na nating 100 o 700 yan sa pagitan ng range ng 100 o 700 yun. I-recognize natin na sila ay kumikita na nung magsimula sila. Pero yung pagkawala ng trabaho nila, wag nilang isisisi kay Rodney, wag nilang isisisi doon sa barikada, wag nilang isisisi doon. Sisisihin nila yung kanilang kumpanya. Ang nag-hire sa kanilang kumpanya ay isang hindi matinong kumpanya kasi hindi niya kinumply muna ang lahat bago siya nagpasimula ng kanyang trabaho. At meron pa nga, no, Kawe at Manong Wilson, natuklasan natin na since 2021 may kinontrata ang Altay Philippines Mining Corporation. Ito yung first China highway something, no? Chinese company. Chinese company na mayroong branch sa Pilipinas na nakarehistro sa Makati. No? At iyon nakarisa sa Makati at ito yung sinob contract o kinontrata ng Altay Philippines Mining Corporation para sa mga construction. Kaya ang nagtatanong din kami, sino yung employer ng mga ng mga empleyadong ito? Empleyado ba reklamo na to? Empleyado? Yan magandang may kontrata sila, no? Sino ang empleyado? Sino ang inempleyo nung Chinese company? Yan, magandang punto yan. Kasi nga, total pumunta naman sila sa DOLE at gustong pumasok ng DOLE. Kapag pumasok si DOLE, iba dapat ang kanyang agenda. Hindi yung MINA ang kanyang agenda, yung operasyon ng MINA ang kanyang agenda. Yung labor practice. Yung labor practice. O, yung labor standards ang aalamin ni DOLE. So, halimbawa, kung yung mga nagtatrabaho dyan, yung mga full-time employee, halimbawa, na hinire ng Altay, eh yun pala ay hindi Altay ang totoong employer. So therefore, ang employer noon ay subcontractor, manpower agency. Yun, yung manpower agency yun, alamin natin sila ba ay rehistrado kasi kailangan rehistrado ang manpower agency. O tapos kapag ikaw ay agency, kailangan ay i-prove mo na ikaw ay may capacity na ganito, mayroon kang sariling tools, may sarili kang ano. Eh pero ang alam natin, yung mga truck dyan, yung mga ginagamit na mga tools pag ano dyan, hindi yan pag-aari ng mga empleyado. Local. Diba? Taga doon lang. O kaya contractor. So pag napatunayan pa natin na labor-only contractor lang itong agency na siyang nag-hire doon sa mga worker at hindi sila directly employed, another violation yun. Pwedeng ipasara yung ahensyang yun. Mas lalong mawawala ng trabaho itong mga manggagawang ito kapag sila ay in-employ ng isang labor-only contractor. Nasa batas yan. Nasa batas yan. Kaya marami silang sa halip na sa mga nagpoprotesta sa anti-mining, ang dapat yung mga manggagawa na nagtatrabaho ngayon sa Altay, eh dapat at kailangan nilang tanungin
sino ba kayo? Ano ba kayo? Sino bang totoo naming employer? Ang employer ba namin ay ang Altay as principal o kami ay subcontracted lang, labor only contracted lang ng isa pang supplier? Ay, ang alam ko diyan sa operasyon ng Altay puro subcon-subcon eh. No, subcon-subcon construction, yung pagwawali siguro sa mga kalsada, karoon 'yun yung nakita ko mga nagtatrabaho doon. Malamang another ano 'yun, another subcon or mayroong ang pinaka worst kind, no, at ito'y illegal, pinaka worst kind na labor arrangement ay yung tinatawag na kabo system. Yung mayroon lang taong naghahanap ng trabahador sa isang lugar, tapos siya para siyang foreman ba 'tong tawagin natin 'yan. Siya yung para maghahanap ng tao, siya sa kanya idadaan ang sweldo, sa kanya idadaan yung lahat ng ano. Illegal 'yun, yung ganung klase ng ano, yung kabo system ay illegal. Parang yung mga sakada dati dito sa Negros, yung mga sakada kukuha ng mga tao diyan sa dito sa Negros sa Kasapanay, kukuha ng tao diyan sa atin sa Romblon bilang sakada worker. Sa kabo ang gumagawa noon. Bawal na ngayon 'yun sa batas. So pag na-prove natin na ganyan 'yan, panibagong kaso 'yan. Panibagong kaso. Abangan natin 'yun. Meron pang natuklasan at tungkol diyan sa ano, kasi may mga misinformation, no. Alam natin na more than 10 Facebook pages na meron yung mining company at kanilang mga cohorts. At yung latest dito kaawe ay yung tinatawag nilang Istoryang Romblomanon, no. Dito mismo sa isang post nito, nung ano daw ang top 5 na kabuhayan ng mga Romblomanon. At yung sinabi dito ay number 1 pagmimina. Kinonfirm ko ito kung talagang totoo ito ang datos na to ay sabi naman ng director ng Dole, hindi totoo yan. Hindi totoo. Dahil ang karamihan dito ay yung mga nagtitinda ng retail, mangisda, wholesale and retail. Wholesale and retail, tricycle at marami pang iba sa transport. Kung kaya talamak na ano ang pag at itong Istoryang Romblomanon na to, taga Magdiwang daw siya. At meron pang isa, yung Romblon News something, no? At tayo sa media, nababahala din tayo dahil sa dinami-dami ng mga fake Facebook pages na nagkukunwaring mga media institutions, kailangan natin ding isiwalat ito. Dahil kung media institutions, hindi naman natin sila kilala. Dahil maliit lang naman ang mga media outfits at yung community ng news and media dito sa lalawigan ng Romblon. Yes. Partner ha, Ka Wilson, sa susunod nating programa sa Lunes, iimbitahan natin si Provincial Director Carl Villaflores para linawin ng Dole. Tama, para linawin yan. Sasalang natin siya. In fact, kanina, tinatawagan ko siya kanina, hindi lang nagre-reply eh. Iko-confirm ko sana kasama sana natin dito yun eh. Hindi lang siya nag-confirm, so babalikan ko siya at isalang natin siya sa sunod na Lunes. So balikan natin siya, no, with Karudni rin para mas malinawan natin itong issue na to. Kasi mahalaga ito sa ngayon dahil dito, pag napatunayan natin ito na may mga paglabag na naman ito, another violation, so mas lalong nagkapatong-patong, mas lalong mapapadali na mapakansila ang kanilang MPSA dito kasi wala na silang ginagawa, halos taba dito eh. Halos lahat na lang ginagawa. Ang ginagawa, ginuguyo nila yung mga BNS. Lahat na lang eh. Ito yung mga CSO na binabanggit kanina namin karoon niya, no? Bago ka pa dumating, ay nababanggit na namin na nagkakaroon sila ng recruitment doon na dinadala sa Manila, di ba? Yun yung ating napag-usapan noong Sabado. Opo, may nire-recruit sila at yun nga. Oo, yung purpose nila ay sa development nga na magkakaroon daw ng development plan, no? At sabi ko nga ito na confirm na natin. At yung mga kasamahan natin na na-involve doon ano na mga opisyales pa ay hindi na pinapansin noong mga nag-organize. Mukhang sila ay itinapo na, no? Yung mga kasamahan din natin, iniwan sila. At hindi nila alam yung mga ginagawa noong grupong iyon. At nais nga namin, we're open for a dialogue doon sa mga kakilala din natin. Ang isa dyan ay lagi pumupunta sa Odjongan at yung isa ay nakatira na rin dyan sa Odjongan. So, ito, lilinawin din natin yan sa susunod nating pagka nakausap natin ang Dole. Lilinawin na rin natin yan. Kasi
Una-una, ito kaya na, hindi talaga natin maano to, no? Hindi natin ito basta-basta mapigilan dahil unang-una, grabe ang ino-offer dito, alam natin, hindi birong pera ino-offer dito, karudni. Kaya kahit paano, magdadalawang isip ka talaga, ayo, lalo na yung medyo hirap din sa kabuhayan ng mga leader natin dyan, yun ang tinatarget eh, karudni. Oo, yun talagang tinatarget at hindi nga natin alam kung alam din ng mga miyembro ng mga asosasyon at ng organisasyon yung ginagawa ng kanilang mga leaders. Opisyal. Oo, kasi tinatarget na yung mga leader din ng mga grupo-grupo eh. Yung mga civil society organization, di ba? Yun din ang tinutumbok nila eh. At yun na nga, nakumpirma nga natin na isa doon ang mga BNS na ito rin ng mga grupo na tinutumbok. Kasi nga, dismulado ito yung mga lumalapit direkta sa mga tao na dismulado lang. Siyempre, yung magagawin ng mga yan, magpapalista yan. Siyempre, kung ikaw naman mga household, dahil BNS nga yan, siyempre, mag-attendance ka rin na pinuntahan ka doon, ganun, pipirma ka rin ng attendance na binisita ka ng BNS. Pero yung pala, gagamitin na yon as attendance para doon sa consultation ng mining. Parang ganun ang magiging dating noon na hindi alam ng mga taong pumirma doon sa attendant na yun, na yun ang motibo talaga pala. Yun niya, at i-inform din po namin ito yung mga municipal executives, no? Lalong-lalo na kasi may ginagawang People's Council, ano? Na re-require ng ating mga polisiya. At sana ito ay bigyang pansin ng mga sangguniang bayan ng tatlong munisipyo ng Sibuyan upang mabigyang linaw ito, no? Dahil ito ay isang seryosong usapin. At maliban doon ay dapat tingnan din ng munisipyo ng San Fernando yung kanyang mga empleyado na tahasan at very exposed, no, and vulnerable doon sa mga activities ng mining company. Merong mga empleyado na nag-engage sa mining company, no, nagiging intermediary at marami pang iba. So ito ay conflict of interest actually na ginagawa ng ibang empleyado. At sana ito rin ay maimbestigahan ng sangguniang bayan at ng Civil Service Commission. Maghahain po kami din ng reklamo sa Civil Service Commission at pati na rin sa Human Resources Department ng San Fernando. Okay. Maisingit ko na rin dito, no, partner Cavilson, no, Karudni. Itong issue nga rin ng Calatrava kasi interrelated dito eh. Kasama rin ito doon sa mga may mga violation din eh. So dito, mababanggit ko lang na tulad ng napag-usapan natin nung nakaraang Sabado, may mga order, may mga notice of violation, may mga order na to stop, blah, blah, blah. Official communication yan, ha? Official document. Pero despite doon, sa mga order na yan, tuloy pa rin ang mga trabaho eh. Ito yung isa sa mabigat na kwan natin ngayon, ano, na hindi natin maintindihan. Particular, may order ang DNR sa DPWH na notice of violation na pinatitigil ang trabaho kasi may violation nga eh. Siyempre, once may violation, it follows, tigil mo yan. May violation eh. Hanggat hindi mo mag-comply lahat-lahat, hindi ka mula mo ng movement. Diba? Pero baliktad nga eh. Sinasabi nga natin, ang pinatitigil ngayon ay yung reklamo. Tuloy ang trabaho. Yun lang nangyayari eh. Walang action eh. So ito partner ha, ito Kawilson, medyo seryoso at alarming itong bagay. No? Imagine, galing na yan sa mga rightful agency ang nagsasabi na itigil mo yan, may violation yan. Sa kaso ng Calatrava, ang DNR, inordinal ang DPWH, itigil yan. Dahil nga may violation, ha? Hindi nakukomply. Pero hindi, hanggang ngayon, hanggang ngayong araw, ang alam natin, sige pa rin ang trabaho ngayon doon sa Cosme, Park Wilson. Ano mo sasabi mo doon? Ang tawag yan sa ganyan, impunity, di ba? Yung alam mo nang mali, alam mo nang may regulasyon, alam mo nang pinapatigil ka, pero tinutuloy mo. Pero alam mo kasi agency to agency yan eh. Parehong mayayabang yan yung mga agency na yan. Parehong may ano to. Pareho silang may alam na sarili nilang poder. So syempre si DPWH ang trabaho ay construct, ang trabaho ng DNR tiyakin na nagko-comply sa environmental standards, di ba? Okay. Etong si DPWH kadalasan maraming proyekto yan eh. Road right of way halimbawa. Pwedeng ipatigil yun, di ba? Mismong pribadong individual, pwedeng ipatigil yun. Pero kadalasan, itong mga ahensyang ito, ay sanay sila na
para sila tumigil ay kailangan i-TRO. Pag interagency lang, hindi sila ganun ka, hindi sila ganun ka, ano tawag dito, ka compliant sa bawat isa kasi ang tingin nila magkakaano lang tayo, magkakalibre lang tayo bilang parehong departamento. Ganyan ang filosofiya, ganyan ang politika ng mga ahensya. Di ba? So hangga't wala rin talaga ngayon. Ganyan ang nangyayari ngayon. So kapag hindi sinunod ni DPWH si DNR na equal ano niya, equal niya na ano, pero dahil covered naman ng batas yung mga notices of violations na yon. Adi maghanap kayo ng ano, mas higher than your ano, notice of violations na pwedeng pampigil. Ganyan sila mag-operate, no? Ganyan sila mag-operate. So halimbawa, yung right of yung road right of way na sinasabi natin, dadaanan yung private property mo. Di ba? Dadaanan ng kalsada. No, hanggat hindi ka nakakakuha, hanggat hindi ka nakaka-secure ng court order para patigilin yung ano no, yung ginagawa nila sa kalsada mo, ay hindi sila titigil. Hindi sila titigil, tutuloy lang nila 'yon. No, dahil nga tingin nila meron silang power of eminent domain gamit nila sa road right of way. So eto, ganyan yan kaya yung partner. Ito sila sabi namin kay Karodne na para matigil, pailan na talaga ng kaso. Kasi sabi nga niya nung Sabado, ay nagko-contemplate pa lang siya na magpail ang kaso dahil nga doon. Ang kayang magpatigil partner sa Calatrava ay LGU ng Calatrava. Ah, wala ka asahan doon eh. Ayun nga, ayun yan nandun. Kasi yun ang iba ang kapangyarihan. Pero inter-agency, agency to agency, ay hindi masyadong ano yan. Hindi, naggagalangan lang yan. Naggagalangan lang yung dalawang yan. Nagre-respetuhan lang yan ang kanilang mga jurisdiction. Pero iba ang kapangyarihan ng LGU. Katulad dito sa Altay, kung in-exercise ng LGU ang kanyang kapangyarihan, tigil yan. Di ba? Ganap na titigil yan. Dito sa Calatrava, walang pumitigil na LGU. Mas yun ang problema. Dalawa. Minority. May minority, di ba? Pero patigil yan ni Mayor, tapos lahat yan. Titigil yan. Di kasi may police power ang LGU eh. Yes. Diba? Yes. Ang DNR ay walang police power. Kailangan niyang mag-deputize pa ng ano para patigilin yan. So ito ganun din si Dole. Na kapag ipapasara na yung, papasara ni Dole ang isang enterprise halimbawa, mag-ano pa siya ng police, mag-deputize pa siya ng police para i-implement yung kanyang ano, order. Pero kung hindi gagawin ni DNR yun, walang magpipigil sa ano. Sa ito lang ang ating sinasabi, partner, no, Kamilson, kay Karugni, na dahil nga may sulat na rin siya, may ginawa na rin siya sulat eh, sa DPWH yata, na hindi rin inaksyonan. So, may valid reason na rin siya para mag-file ang complaint. So, ulitin natin ulit, no? Ano na ang balak ni Karodne tungkol dito? Hinihintay na lamang po ang advice ng ating abogado at ready na pong i-file sa Office of the Ombudsman. Ayun. Kasi ganyan yung attitude ng mga yan. Dalhin nyo na lang kami sa Ombudsman. Ganyan ang attitude ng mga yan. Okay, dalhin nga natin. Ganun yung wala man tayong ibang recourse eh. Ayaw gumalaw ni Mayor, ayaw gumalaw ng LGU. Ito yung concerned citizen na yung gagawa ng aksyon. Di ba? Sa kung ano mang available na remedy para sa kanya. Sa imagine partner, tingnan niyo ito ha, Karodne, ka Wilson. Tayo, na support to be, tayo ang pinoprotektahan ng gobyerno eh, ng mga ahensyang ito. Kumbaga, last recourse na lang na kikilos ay yung mga tao na lang. Pagka hindi na gumagana ang gobyerno. Sa tingin ba natin, gumagana ba ang gobyerno sa nangyayari ngayon? Mukhang hindi na nga rin yata. Kasi, kung hindi sila kumikilos, parang wala eh. Ay, hintayin pa ba natin na mas may worse pa dyan na senaryo mangyayari bago nga tayo kikilos? Kasi ang katwiran ng mga ito sa ngayon, okay lang pala kahit may violation, kahit hindi namin sundin. Wala naman eh. Tuloy lang ang ligaya eh. So, ano ang gagawin natin ngayon? Saan tayo pupunta pagka ganun? Depende sa kaso partner. Depende sa mga kaso yan eh. Marami kasing bagay na konting kibot lang ng taong bayan, susunod na si ano, di ba? Susunod na si politiko o sino mang ano, dahil nga may active citizen tayong ano. Pero dito sa Pilipinas, alam natin ng lalo na nung nagdaang mga administrasyon, yung nagdaang huling administrasyon, yung impunity tungkol sa bagay na na-develop eh, di ba?
ganyan yung argumento ngayon dun sa kaso sa ICC, di ba? Yung International Criminal Court. Mm-hmm. Sabi ng ICC, papasok kami kasi walang nangyayaring, hindi gumagalaw yung hustisya. Hindi gumagana ang batas. Diba? Hindi gumagana ang batas. Kasi yun lang ang tanging dahilan ni ICC para pumasok. I-prove niya na walang nangyayari dun sa mga kaso. O so ngayong pumasok na sa ICC, tinuloy niya na yung kaso, sabi ngayon ng gobyerno, ay hindi ah, may ginagawa kami. Ngayon na lang siya nag-ano, ngayon na lang siya nagsasabi na may ginagawa kami. Antayin niyo, may ginagawa kami. So, may partner ah, isipin mo, pwede ito maisama dun eh sa report, itong mga ganitong pangyayari na may mga notice of violation lang ah, may mga ganun, wala, hindi sinusunod. Pwede natin ito idagdag dun eh. Ibig sabihin, wala na hustisya, hindi na hustisya ang gumagalaw. Ibang jurisdiction ng ICC partner para yun sa... Dagdag lang na wala nga gumagalaw, hindi na gumagalaw hustisya. Kasi hustisya rin yun eh. Legalidad rin kasi yun eh. Although kriminalidad, a human rights violation yun, pagpatay yun ang mga nandoon sa ICC. But still, ang pinupunto ko dito, na kahit sa ibang bahagi ng batas, hindi rin gumagana. Di ba? Pwede isite na ganun. Hindi man direktang doon sa mga impunities. Eh ito, one form of impunities din ito. Kasi nilalapit na nga lang tao sa gobyerno ang legalidad at napatunayan na nga rin mismo na may mga violation. Ay wala eh. Walang action eh. Di ba? Kasi ang nangyari sa Calatrava, ginagawa nilang palusot yung kasong final sa kanila. Kaya hindi na sila sumasagot sa mga sa mga tanong lalo na yung DPWH. At hindi naman dapat tumigil, no? Hindi naman dapat tumigil dahil may kaso nga, 'di ba? Ang role diyan, ang normal na role pag may kaso pending case, tigil lahat. Status quo, 'di ba? Ay hindi 'yun lang nangyayari, tuloy ang trabaho eh. Ang nangyayari nga, ang natigil yung reklamo. Ang natuloy yung trabaho. Gusto na itigil ang reklamo kasi may kaso. Tigil kayo sa pagreklamo. Meanwhile, kami, tuloy kami sa trabaho. Ganun ang nangyari. At the end, tama ito ka uwi. Political diba? Will lang yan. Political will. Ang problema nga, wala nang will ang mga politiko eh. Hindi natin ang kulang sa Calatrava, tingin ko, ay kung ano yung meron sa Sibuyan. Yun. May barikada dun eh. Di ba? Oo. Sa Calatrava wala, no? Hindi expressed sa ganung level yung may mga opposition pero hindi expressed physically, hindi symbolic, ano? Hindi symbolic gaya nung barikada sa Sibuyan na nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon, di ba? Yung ganung klase ng ano kasi form of resistance 'yon eh. Tingin ko dito sa Calatrava, hindi sasapat yung Facebook, hindi sasapat yung social media para sa ganung klase. Kailangan nila si Karodne, partner eh. Kailangan nila si Karodne. Kasi agency to agency, ay di sasabihin lang ng DPWC ka o DNR, relax ka lang dyan ha. Di ba? Ganun lang yung ano eh. O kaya, yung sekretary ng dalawang ahensya, mag-uusap ba yung dalawang yun para sa issue ng Calatrava? Eh, tingin ko, baka nga hindi nila alam yan. Nandito sa level ng babayan eh. Kaya importanteng may napaka-symbolic na action na gawin ng mga tao. Kung ayaw gumalaw ng EDGU, ayaw gumalaw ng mga ahensya, adi para lang ma-highlight yung issue katulad ng nangyari sa Sibuyan na nung nagkaroon ng ganong klase ng resistance, ay kita niyo naman yung ano, yung impact sa buong bansa at maging sa buong mundo, di ba? Nandoon yung pressure eh. Hangga't wala 'yon, DPWH, ang alam mo, makakapalang mukha ng DPWH yan sa atin. Eh. Di ba? Ay, si Karodne, mapapatulay niya. Muntik na ngang butasin yung ano niya. Tuloy pa ba yan? Muntik na ngang butasin yung Sibuyan niya. Di ba? Hindi siya natuloy dahil hiningan natin sila ng mahigit 17 mga dokumento at hindi nila naipakita. Kaya inabort nila yung proyekto. Mm-hmm. So, hindi natuloy. Mabuti na lang. Pareho din yung hinihingi natin sa DPWH para sa Calatrava. Hanggang ngayon, wala tayong natatanggap na response na hinihinga din natin sila ng mga dokumento. So, tingnan mo, nasanay na nga kasi sila, no, partner, Kawilson, Karunin, nasanay na kasi sila na sa mga sinaunang mga nag-request na hindi nila napagbigyan, natigil ng kusa, namatay ng kusa yung complaint eh, yung request eh. Kumbaga, hindi na rin tinuloy. Tuloy, nagamon sila. Akala nila, ganun din mangyayari niya eh. Hayaan mo mag-request, maglalock din yan, tatahimik din yan pagkahit hindi mo pagbigyan.
Parang ganun ang nangyari. Kaya saka ano partner, diba? Hindi na nila masyadong pinapansin yung ganyang ano, alam ko balita ko ay ang yayaman na ng mga taga DPWH diyan. Sobrang yayaman na ang mga taga DPWH diyan. Yan nga ang isa pa dyan eh. Pero kung papapaila ng reklamo yan, palagay ko, magkakanda umahog yan na magkanya-kanyang kilos. Pagka ganon. Di ba? Kasi kaya ganun nga, pakiusap natin ngayon kay Karun eh. Ituloy mo na eh, kasi ikaw with more valid reason at legal reason na magpaila ng reklamo. Kasi may sulat siya na hindi inaksyonan eh. So, asahan namin yan ha, Karun. Meron tayong FOI, merong executive order sa FOI, meron tayong citizens charter. At inform ko rin, no, kinawagan ko mismo ang opisina ng DAO, ng District Engineering Engineer's Office, at pinagpasapasahan ako nila kung sino yung sasagot. Parang ayaw akong kausapin ng District Engineer, no, at pinagpasapasahan ako. And they committed to respond, and until now, wala pa rin. So, sa telepono na yung follow-up na yon. Ngayong taon yung nangyari yung following up. Pero ang sulat ay noong October 2022 pa. Yun, mayroon ka ng legal na dahilan at mayroon na ikaw na matibay na ebidensya na may mga violation eh, na mayroon na silang paglabag na ginawa. So, kaya obligado ka na sa ngalan ng Kalatrava, sa ngalan ng Sibuyan. Ikaw na lang ang titinapag-asa kung di natin masahan yung mga animal na yan dyan. Ikaw na lang talaga magpa-file. Obligado ka mag-file. So, ito, partner. At sambahan siguro ng ibang mga, no, alam ko marami namang, maraming opposition sa project yung ng mga taga-Kalatrava. Meron din. Samahan mayroon, para, no, mayroon. Para mas marami, mas maganda. I-consolidate na lang, oh, i-consolidate at i-file. Alam naman yan ni Karudney, alam naman yan na si SB Elmer, Porto, ay may mga ganun din. So, mag-usap na lang siguro para mapatibay na lang. Kasi kung hindi gagawin, wala eh. Mamimihasa itong mga ito na magreklamo ay nawawala rin naman pag hindi mo sasagutin ay nawawala na lang din naman sila. Ganun ang iniisip ng mga lintik na yan eh. Pero pag yan ay naisampa natin minsan, tulad doon sa mga pulis ngayon na akala, di ba, dito sa Siabo na nga ito, na akala nila ay lusot-lusot lang kasi mga general eh. Ay kung mga ganitong medyo na nababraso na rin, na nayayanig din naman pala eh. Ito na ang gagawin natin dito sa mga ihinsang ito. Hanggat hindi natin nakakasuhan ito, hindi nga ito magkikilos eh. So, asahan natin yun ha, Karudney, no? I-file na. Huwag ka naman contemplate. Salang mo na. Para... Inayos pa natin sa abogado yung ano, kung ano yung magiging next move. Sala ko dyan. Oo, yeah, no. Ombudsman naman pala, di dito ipa-file 'yan. Oo nga. May ombudsman ba ang region ano, ang Mimaropa? Wala, meron tayo sa Luzon. Sa Luzon tayo. Meron ba dito ang ombudsman sa Mimaropa? Wala. Diyan diretso tayo sa Manila. Oo, sa Manila. Sa may naka-assign lang, pero sa Manila. Kasi ang Visayas meron eh, sa Mindanao meron eh. So, pero tayo kasi Mimaropa, sa Luzon tayo naka-attach eh. Pag nag-file tayo ng complaint sa Luzon, ilang beses ako nag-file sa ombudsman sa Luzon, nakakuan eh, naka-address eh. Doon yun ikuan, doon yun isa ipapadala yung sulat. Doon ang address eh ng lahat ng mga Mimaropa na complaint sa ombudsman. Doon sa Luzon na kuan nila. So, yun ano, yun ang aabangan natin niya ha, Karudney ha. So, pag-usapan lang natin, Kawilson, no, itong sulat na itong ang, di ba, pinaka-latest ngayon na nag-order nga ang samahan mo kami Karudney ha, dito pa rin sa topic na to. Itong presidente, si Bongbong Marcos, na payagan ng mangisda, itong mga taga Mindoro dito sa atin sa Romblon, dahil nga daw may ban. Ay bawal yan eh, may batas yan eh. Na hindi sila pwede magpangisda rito. At in fact, si Mayor Nikon, pamirunag ng Sibali, nagpatawag na nga ng meeting sa mga kapitan. At bago pa man yan, pinadalhan tayo ng isang reklamo nga ni Vice Mayor Limuel Cipriano no, na sila ay dinadali doon, sinasalakay sila doon mga illegal fishing mula Marinduque. At saka dyan sa inyo, Karudney ha, sa San Fernando, may reklamo din a few days ago, may tumawag sa akin na taga Ibahay na nandyan ang mga commercial fishing galing dyan sa Panay Island, dyan sa inyo banda. So ang reklamo nga nung kausap ko, hindi ba ito namumonitor nga daw ng taga Sibuyan?
Imagine, pagbalik daw sa kanila, tunilada ang isda ang hakot eh. So yun naman sa club na dapat na babantayan. Eh. So, may monitoring ba? Sa bagay, hindi na yata binabantay nito ng LGU San Fernando na busy yata sa mining eh. Actually, may bantay-dagat naman ang mga munisipyo. No? At I know, mayroong speedboat din naman. Pero syempre, yan ay depende din kung gaano kadalas yung pag-monitor. Mayroon bang teknolohiya sa pag-monitor? Alam ba nila kung sino yung mga nasa bangka na yan? Kung taga Cebu yan o hindi? Pero alam natin na may batas yung mga municipal waters natin. Dapat ay may nakarehistro din yung mga mangingisda natin at pati na rin yung mga pangka nakarehistro. May programa dyan yung BFAR ng ating mga ahensya. Kung tatanungin naman ako tungkol doon sa kung papayagan sana na mangisda na sa Romblon, ay na-exhaust na nga ba talaga ang lahat ng tulong para sa mga mangingisda? Nabigyan na ba ng kaukulang tulong o ayuda yung mga naapektado ng mga mangingisda? Kasi pwede naman pag-usapan yan no, ng mga munisipyo at ng probinsya ng Romblon. Actually, hindi lamang yan sa level ng munisipyo. Sa level na yan ng probinsya, kasi probinsya to probinsya, dapat pag-usapan ng gobernador yan. At hindi lamang yan, yan dapat ay pag-usapan sa Regional Development Council. Kasi ang mga commodities natin at yung mga pangisda, yung pangisdaan natin, isa yan sa mga pinakamalaking pinagkukunan din ng ating sa ekonomiya ng rehiyon. Kung kaya ay hindi lamang yan sa level ng munisipyo at dapat i-consider din yung reklamo at yung mga concerns ng mga mayor, halimbawa ni Mayor Nikon at hindi lang ni Mayor Nikon, pati ni Governor Otik, no? At dapat mag-usap sila ni Governor Dolor tungkol dyan. At hindi lamang, no? Pang-rehiyon na ito. Nais ko rin sigurong i-assure na sa meeting namin sa first week of May sa Economic Development Committee ng Regional Development Council atin itong ilalagay no sa agenda at sana ano kung makareceive tayo ng sulat mula sa Municipality of Concepcion ng Sibale para mailagay din sa agenda pero ina-assure ko na lang na ipalagay ko na lang sa agenda upang ma-resolve ito under the Economic Development Committee kasi naandyan yung BFAR, naandyan yung DNR, naandyan lahat ng nandiyan ng DTI at marami pang iba sa Economic Development Committee. Kung kaya sana ano ay maaring magkaroon ng pag-uusap pero may mga batas tayo na dapat sundin at maaring kung ganyan kinakailangan ng amyenda yung mga ordinansa diyan sa mga munisipyo. So malaki ang ramification niyan hindi lamang sa humanitarian context kundi pati na rin sa legal na aspeto ng pagpapayag sa legal na aspeto ng mga existing laws and policies ng BFAR. Ito babasahin ko yung news ano ng Romblon News Network mismo. Sinulat ito ni kasamang Paul Jason Post mismo no. Ngayong araw lang ito April 17 no. Ito yung balita oh. Mga mangingisda sa Mindoro na apektado ng oil spill humihiling na makapangisda sa Romblon. So ito yung laman ng balita oh. Nagpaabot na ng kahilingan sa mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Romblon ang mga mangingisda sa probinsya ng Oriental Mindoro na apektado ng oil spill para payagang makapangisda sa lalawigan ng Romblon. Sa flag raising ceremony ngayong umaga sa bayan ng San Agustin, sinabi ni Mayor Dinon Madrona na nakikipag-usap pa sila sa Department of Interior and Local Government sa mga apektadong mangingisda kaugnay sa kanilang kahilingan. Maalalang inatasan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang DILG na magpag-usap sa mga LGU na gagawing alternatibong pangisdaan ng mga residenteng naapektuhan ng hanap buhay dahil sa pagkalat ng langis sa Oriental Mindoro. Kabilang sa mga alternative fishing ground ay ang Mindoro Strait sa Mindoro Oriental, Cuyo Pass sa Batangas, Tabla Strait sa Romblon at Tayabas Bay sa Quezon. So yun yung balita. No? Ito, pag itinuloy mo ito, kung itutuloy ito, kailangan amyendahan muna nila yung Republic Act 8550 na mayroong tinatawag na resident use of municipal water na tinatawag. At kung titingnan natin dito ngayon, hirap nga ang mga mangisda natin dito pat sa papasokin. At take note, ang papapasokin dito mangisda niya, mga commercial fishing yan. So hindi ganun kadali yan na gawin.
At saka bakit sa San Agustin ito, ba't ang mayor ng San Agustin ang nagsasabi? Dapat mula ito, kinakausap muna ang DIPAR. Dapat ganun, through channel, dapat tama kasi hindi pwede pumayag ang San Agustin, ay papayag na lahat, aararuhin na ng mga taga-ibang lugar itong ating, di ba? Hindi ganun dapat yan. Dapat po yung pag-usapan ng mga provincial, yung pharmacy, no? At yes, yung ng provincial pharmacy. Pero yes, kailangan ding magkaroon ng task force yung probinsya ng Romblon. At i-inform din yung Provincial Development Council tungkol dyan. Kasi economic ano to eh. Economic aspect ito sa development at pati na rin sa ating mga small fishers. Pero yun nga, ang pinakamagandang tingnan dyan ay kung paano nga tinutulungan din ng national agencies na yung pag-exhaust baga ng mga remedies ng mga national government agencies like DTI, DOST, Department of Labor and Employment, yung ginagawa lagi kung may mga mangyayaring disasters, 'di ba? At kung may mangyayaring mga displacements, may mga existing na programa 'yan at may existing din na budget patungkol diyan. At merong existing na mga programa like Tupad pag na-displace yung mga workers. I think displaced workers itong ating mga fisher folks mangisda. Dahil mga ating mga mangingisda. So merong budget 'yan sa displaced workers, ang DOLE. At the same time, ang DTI ay maaaring magbigay ng ayuda, technical and even financial sa pagdevelop ng mga alternatibo, mga pangkabuhayan. So may existing na programa ang pamahalaan. At kung ma-exhaust na 'yon lahat at kung wala na talagang pag-asa, ay maaari karoon agreement ang probinsya ng Romblon at probinsya ng Oriental Mindoro. Dapat ito ay sa ngayon kasi dahil na-displace yung mga naapektuhan ng oil spill, nandun dapat pumapasok yung mga livelihood assistance. Hindi mo napapupuntahin mo dito sa atin yung mga mangisda at para pinerwisyo na rin nila tayo indirectly dito. Kasi tagtingnan natin, sino ba yung mga mangisda papupuntahin na yan dito para Mindoro? Tandaan natin, mga commercial fishing yan, hindi yan yung mga maliliit na mangisda. Kasi yung hindi mga malalaking tayo, bangka. Diba? Yung malalaking bangka. Commercial nga ng mga bangka, natunilada ang kinukuha niyan. Dati na nga yung nirereklamo dati dito eh. Dahil sila rin yan yung mga illegalista dito. Kaya ganyan, gusto nila dito, nagre-request sila, alam nila kasi na mayaman pa yung fishing ground natin dito sa Romblon. Eh, yun ang dapat malinaw. Madali na lang magsabi, napayagan eh. Pero tingnan muna, anong klaseng pangingisda yan papupundahin dito? So, kung tayo nga medyo, hindi pa nga tayo nakakabawi, hindi pa tayo nakaka-recover gaano ang mga mangisda natin, papapasokin mo yan dito, para pinainagawan mo na rin ang kabuhayan ng mga taga-Romblon natin na mangingisda niyan. Di ba? So, kung commercial fishing yan, partner, hindi yan mahihirap na mangingisda. Hindi mga kapitalistang mangingisda yan. Except na mayroon silang kasamang may kasama silang workers na nagtatrabaho diyan sa commercial fishing na yan. So, yung nagagamitin nilang rason eh. Kaya nga. Oo. Pero kung yung displacement, di ba, yung displaced, apektadong mga mangingisda at yung kanilang mga pamilya, di ba, may listahan naman ng munisipyo niyan kung ilan ang fisher folks nila. So, ayuda ang solusyon. Yes. Kasi kung mga small fisher folks yan, gagastos ng malaki ng gasolina, papunta dito sa atin, sapalaran yung lakad nila eh. Yes. So wala na nga silang pera, gagastos pa sila ng mahal na gasolina para lang magsapalarang mangisda dito sa ating fishing grounds. Hindi naman siguradong may mahuhuli sila kapag umunta sila dito eh. Wala silang nakatali. So additional cost, 'di ba? Additional cost sa kanila 'yon. Kaysa yung sila ay nangingisda lang doon sa kanilang municipal waters na malapit lang, 'di ba? So magdadagdag pa ng additional cost. So bakit pa natin paggagastusin yung mga tao ng additional cost eh? Yung gagastusin nga nila para magpatsyamba sa karagatan, eh hahanapin pa nila kung paan nila kukunin 'yon, 'di ba? Bigyan natin silang ayuda. Panagutin natin yung may-ari nung barko at kung sino yung shipper at yung sino ang nagpadala ng kargamento ng ano 'yon. Yun ang pagbayarin. At meantime, habang hinihintay yun ang pagbayarin, ayudahan ng gobyerno itong mga na-displace. Hindi naman, tayang kaya naman yan eh. Kaya naman magbigyan diba, nung naalala mo, partner, nung nangangampan niya ako dyan, isa sa aking proposal yon, di ba? Pag panahon ng bagyo, di ba, hindi makalabas ang mga mangingisda, ayuda ang solusyon. Yes. Di ba, pag panahon ng
habagat. Habagat. Diba? Hindi rin sila makalabas. Ano ang solusyon? Ayuda, ayuda din. Kung hindi man, so, kung hindi man cash assistance, patrabaho. Yes. Para makompensate yung kanilang oras na nawala sa kanilang paghahanap buhay na dapat ay ginagawa nila sa dagat na hindi nila magawa. So gawin nila sa lupa. O kaya ibigyan talaga sila ng tuwirang subsidy kasi regular na may habagat, regular na may bagyo sa ating mga lugar, sa ating lugar, di ba? So sa RDC dapat pinaplano 'yon, di ba? Sa ano yung parang kung gagawin mong national program 'yan, meaning annually ay mayroong ina-allocate na pondo para sa mga mangingisda tuwing bagyo, tuwing may habagat na hindi sila makalabas. 'Di ba? Ay kayong mga nagmumotor ngayon, mga nagte-tricycle, may fuel subsidy. 'Di ba? Nagkagulo lang sa ano, nagkagulo lang sa Middle East at mahal ang gasolina, may subsidy, 'di ba? Yes. Ay bakit ang mga mangingisda wala? Ay ang poorest of the poor pa naman ang poorest of the poor natin na seksyon ng populasyon sa Pilipinas ay mga mangingisda. Oh. So tama yung sinasabi ni Karodney na dapat talaga bago pa muna papuntahin dyan sa isyong papuntahin dito yung mga yon, bigyan muna lang ayuda. Di ba? So, anong plano ng probinsya ng Oriental Mindoro doon sa task force nila tungkol dyan? So, wala pa eh. Ngayon palang araw yung sinimulan eh. So wala, binubuo pa lang. Kaya nga si Mayor Nikon nga nagsulat sa kanyang mga kapitan pag mimitingan nila na papayagan. Pero si Bali pa lang yon. Dahil ang pagpayag lang si Bali, hindi lang ang hulugan, pagpayag na lang buong Romblon yun eh. So isa pa lang sila. Ay hindi man basta-basta ura-urada yun na. Kasi pag pinayagan, kunwari, nagpayag ang si Bali na pwede, puputaktihin yun ng mga taga Mindoro ng mga malalaking bangka dyan. Walang nga baka isang araw, dalawang araw, baka sumigaw na rin ang kalat ang si Bali. Ubos na isda may limang, dito. May limang kilometro ba yung ano? May limang kilometro 15, ba yung... 15 kilometers. Overlapping 15. Yan yung... Overlapping o yung Sumara. Oo, so, sa Banton, overlapping. Nag-overlap ang 15 kilometers niyan. Dahil dati na namin nasukat. Ako kasi matagal ako naging provincial pharmacy. Official ako ng pharmacy din eh. Kaya alam ko yan na ang municipal water, yung nung Tablas at sa Mindoro, yung magkaharap na yan, overlap yan. Nag-overlap ang 15 kilometers. So... Ang magnaniniti naman partner eh ano eh parang hindi na kailangan ng batas-batas eh hindi na kailangan ng ano to di ba parang pwede namang maging magnanimous ang isang lugar mga kababayan naman natin yan kapwa din naman natin mga mangingisda yan yun nga lang syempre ang laging dahil, at tapos may crisis eh di ba eh wala namang masamang magtulungan ng bawat probinsya ang bawat mga bayan pag panahon ng crisis eh at ang nature ng crisis ay klarong-klaro na kapag hindi sila makapangisda sa kanila di wala talaga sila so kung dinidemand sa atin ay parang pakiusap na payagan sila ang hirap ang outright rejection na sagot di ba mahirap eh di ba kasi nakakasama ng loob yun o kaya ituturing ka pang ang damot mo naman, di ba? Samantalang pinadadaan nga namin kayo dito sa Mindoro, dito kayo dumadaan para kayo mga lakal. Dito sasabihin na, paano isara namin yung ano, sara namin yung aming, ano to? Yung aming pier. Iba namin kayo. Iba namin kayo. Medyo may kahirapan. May kahirapan. Kaya nga, pero kung meron pa namang solusyon, di ba? Yun. Kasi pwede rin naman mangyari sa atin yan eh. Pwede rin naman mangyari sa atin yan na tayo ay makiusap din sa kanila. Pero kung meron pang solusyon, tingin ko yun pa rin ang pinakatamang solusyon. Kaysa hayaan mo na ang livelihood. Oo. Livelihood muna. Kaysa hayaan mong magbaka sakali. Kasi ang pangingisda ay baka sakali. Patsyamba ang pangingisda, di ba? Hindi siguradong paglabas mo ay pag-uwi mo ay meron kang isda. Wala ka naman nakatali sa dagat eh. Hindi naman cultured diba? Na mga isda yan, di ba? Hindi naman yung pispand eh, na po pwede mong sabihin nga, may santo milada ka. Ibig sabihin, ikaw nagkwento nito, Kawe, dahil ikaw mangingisda. Kaya ikaw nagkwento, ang mangingisda ay mahirap na pamilya, mahirap na ano, pero namumuhunan. Yes. Bago ano, mamumuhunan muna. Oo. Eh di ba yung puhunan mismo yun ay problema? Kaya, bigyan na lang natin sila ng subsidy. Kasi para sila makalabas, bibili pa silang gasolina. Magbabaon ng pagkain. Diba? Pag uwi nila, hindi tayo sigurado kung na-compensate yung kanilang kapital na ginastos. Baka lugi pa.
Adi mas lalong nag ano nagka lalong mabigat yung kanilang pasanin dahil hindi na sila nakahuli ng isda, gumastos pa sila ng kanilang mga gagamitin para makaluwa makalabas lamang ng kanilang municipal waters papunta sa municipal water ng iba. Buti sana kung pagpunta nila kay Mayor ano Nikon, sabihin, ay Mayor Nikon, pwede bang bigyan niyo kaming isda? Para pag-uwi namin, may dala kaming isda. Hindi ganoon kasi simple, di ba? Hindi ganoon kasi simple. Sabihin ni Mayor Nikon, mga mangingisda nga namin walang mahuli. Di ba? Ganoon eh, ganoon ang problema niya. Napakahalaga Manong Wilson tsaka Kaawe yung konsultasyon. Kinakailangang hindi i-impose noong executive ang kanilang nais doon sa mga barangay captains o kaya sa mga mangingisda. Kinakailangan i-convene ang municipal fisheries yung MFARMC at magkaroon ng pag-uusap. Kung bilateral 'yan mula doon sa isang bayan ng Mindo, ng Oriental Mindoro at ng Sibale, mag-usap yung MFARMC ng dalawang munisipyo. O kaya kung ang concern na talaga ay higher level, ang magkapag-decide niyan talaga ay yung mga miyembro ng MFARMC kasi sila ang mga pusuhan. So kinakailangan i-convene ang provincial MFARMC ang provincial MFARMC tsaka yung provincial din ng Oriental Mindoro kasi ito yung mga apektado eh. Kung papasok sila, mababawasan naman yung huli o ng ano at baka dahil makita sila sa layout hindi nila kilala ng isa't isa, baka mag-aaway pa yan sila. So maraming aspeto yung kinakailangang tingnan at yung plano niyan ay napakahalaga at yung affected sector ang dapat mag-usap at pakinggan. Okay. Actually, may tinatawag tayong integrated farms eh. Pag sinabi, dahil nga pa ako ay farms official noon pa matagal na. May tinatawag na kwan eh, yung provincial farms eh, dahil nga magkaroon ng overlapping yung karagatan ng municipal water ang ating karagatan ng Tablas at Mindoro. Nagkaroon ng integration. Ibig sabihin ng integration na yan, pwede kang gumamit ng side by side ng dagat, pwede dahil nga nag-overlap, hindi lang ngayon titignan yung overlapping because of that integration. Pero dapat i-convene muna yan. Pag-uusapan muna yan na ito dahil nga may ganitong crisis, ito i-activate natin ang integration, dapat i-specify, i-identify sino-sino ba ang mga mangingisda na pupunta rito. Dapat alam yon at dapat may mga rules yun. Hindi po pwede ang commercial fishing na tumawid dito sa amin. Dapat ganon. Dapat yung mga municipal fisher folks lang ang po pwede rito kasi sila naman yung directly affected eh. Hindi po pwede pag sinabi may mangingisda, papayagan mo na yung mga commercial fishing. Hindi, pinatay mo rin yung mangingisda natin dito sa Tablas niyan pagka ganon, dito sa Rumblon. So dapat ganon. Doon sa integration, integrated the farms eh, doon dapat yan buuin. At pwede nyo banggitin yan karoon din doon sa Regional Development Council eh. Pero dapat ASAP ito kasi hindi po pwedeng magtagal ito dahil araw-araw ang mga mangingisda kumakain yan eh. Kung hindi mo yan mabibigyan, pero meantime habang nag-uusap sana doon, may mga ayudang binibigay. Kasi lang isang araw sa mangingisda, napakahalaga. Hindi po pwede ritong dili-dali ng mga desisyon. Katulad yan, pag-aaralan, puro pag-aaral ang gagawin. Hindi mahirap yon. Dahil ang tiyan ng mga mangisda, araw-araw, ang kinikita niya halos pag hindi nakapangisda ngayong araw, bukas walang kakainin eh. Alam naman natin yun eh. So dapat doon yan, pag-usapan agad, doon pag-usapan, tama yung binabanggit mo na sa integration, doon dapat talaga dadali niya. At alam ko, alam ko na may mga measures din sa plano ng mga pharmacies yung mga ganitong crisis. Depende yan kung talagang napagplanuhan. Kasi may tinatawag tayong ano ba yan? Yung mga insidente na hindi natin mitigating measures o yung unforeseen. Dapat na andyan yan sa mga plano ng pharmacy, sa mga plans. Yes. And even sa coastal resource management plan. Dapat na andyan yan. Yung contingency na tinatawag. Tama. So, mukhang nakarating na ng Malacanang ito. Kaya inutusan ni BBM ang mga LGUs na madaliin mag-coordinate sa isa't isa. So mayroong imprimatur mula sa
mula sa Malacañang, no? So ay siguro kung dahil pumasok naman ang Malacañang, ang may pinakamadaling, pinakamabilis at pinakamalaking aksyon na pwedeng magawa ay galing sa Malacañang. At problema nga, exhausted na ba yung solusyon nila? Ang problema lang solusyon nila, dalhintan na yung maging isda ng Mindoro dito sa atin. Yung tanap, hindi yun lang yung solusyon. Di ba? Mali yun na solusyon eh. Dapat muna, unahin mo lang, bigyan mo na ayuda. Ayudahan mo na habang mag-uusap tayo rito. Ay, dalhin mo ka agad dito, pinaapura tulad nung sa Sibali, pinaapura na payagan ganun-ganun, mitingin ng barangay. Kasi baka hindi alam ng barangay, pag nagpunta doon, pinanguhuli yan. Kasi nga, bawal eh. Siyempre, dayo yun, lalabas yun na dayo. Pero dapat yun, hindi lang isang munisipyo ang nag-de-decision dito, kundi buong Romblon. So, provincial ito eh. Eh, pwede rin ang pag-usapan yan. Tama yung sinasabi ni Rodney na lahat yan pwedeng pag-usap. Hindi, eh, kasi yun, hindi lang yan. Yan, oil spill yan, di ba? Mayroong, mayroong hindi oil spill kasi aksidente yung oil spill. Mayroong, di ba, may mga pagkakataon na ang isang probinsya o isang rehiyon o magkakarugtong o magkaka, ano to, yung nag-overlap nga, di ba, may nag-i-implement diba, ng fishing ban. Kasi nauubos na yung similya ng mga isda, mag-i-implement ng fishing ban, di ba? Para makapangitlog pa yung mga isda. So, pinag-uusapan din yun na hindi pwede munang mag-isda ngayong mga panahon. Close ito. Season na tawag noon, sa close season. Yeah, close season, di ba? Oh, so, yung mga ganong klase ng bagay, na mga ganong klase ng mga pagkakataon na pwedeng mag-usap-usap ang lahat para sa isang sa isang okay. Programa. Turing natin programa to. At ang programa ay paano aayudahan yung mga apektado. So dito kasi kung hindi sapat ang ayuda at hindi bibigyan ng ayuda, ang solusyon ng gobyerno ay magtrabaho sila. Eh, hindi nga pwede dito sa dagat namin. Nagtrabaho kayo doon sa ano, parang pareho lang yan. Ay hindi kayo, wala kayong trabaho dito sa Pilipinas, mag-abroad kayo. Ganun ang ibig sabihin, di ba? Ganun eh, di ba? Kasi hindi ka pwedeng, wala kang hanap buhay dito, so mag-abroad ka na lang, oh, lumayas ka dito sa Pilipinas. Hanap ka ng ibang trabaho. Ganon din yan, ganyan din yung maliit na sitwasyon yan. Hindi ka pwede anyway, dito, hindi kami pwede dito, kaya lipat kayo ng lugar. Magtrabaho kayo. So, dalawang anyway, bagay yan. Ako, importante kasi sa akin na yung mga tao mag-demand din ng ano. Sa halip na magsapalaran, mag-demand sila ng dire-diretsong ayuda hanggat hindi na yung paglilinis ng oil spill ay hindi natatapos. Anyway, asahan natin kay Karudni yan. Idadalhin niya yan sa Regional Development Council. Karudni, asahan natin yan. At least medyo maganda-ganda ito ating napag-usapan at may idea, buo lang may dadala mo ito doon sa Regional Development Council meeting. Anyway, apo. Bago ako mag-blackout, oh, 5% ako. Blackout na ako. Lagi mong sinusukat yung baterya mo eh. Oo nga, dahil nagamit na advance eh. Babalik tayo karoon ha sa Lunes kasi dadalhin natin dito si Dolly. Pag-usapan natin yung issue na yon, i-update natin yung issue nung mga labor na yon. Bago ako magtapos ha, partner, mayroon akong babasahin dito, iiwanan ko ito sa inyo, iintrigahin ko kayo. At sigurado ako mag-iisip kayo pagkatapos natin ito, pagkatapos ito mabasa, no? Ito yung mga ito partner, ito ulit lilinawin ko ha. Unconfirmed ito na report na advance kong nakuha. Ito, incoming members of the cabinet ng Marcos administration this coming June 23. Ulitin ko, unconfirmed, hindi ito kumpirmado, unconfirmed, pero advance kong nakuha. Ito ay mga cabinet secretaries ang babanggitin ko na ilalatag sa darating na June. Ito, maintriga kayo rito. Una, para sa executive secretary, allegedly ang ipapalit ay si Alex Lopez. Kilala mo ito, partner, Kawilson? Alex Lopez? Manila. Okay. Pangalawa, presidential management staff, alam mo kung sino ilalagay? Larry Gadon. Ayos. DNR, Karudni, DNR, incoming DNR secretary, Jonathan De La Cruz. Ano masasabi mo? Ha? Ba't na pangangak? ba't na siya? Itignan natin. Oh, kaibigan nila UPR. Yan, nila Bubot at nila UP. Oh, kaibigan ni UP ito eh. Kaibigan, sumalakas tayo pagka ganun, kay UP lang. DOTR, Herbert Bautista. Ah, kapalitan si Bautista ni Herbert Bautista. Bautista din. Oh, DSWD, Esco Moreno.
Ha? Ano ba sasabi nyo? Ah, narinig ko na rin yung mga ano yan, pero iba yung mga pangalan mo eh. Oh, ito. D&D. Iba yung mga pangalan mo kasi tapos na ang ano, di ba? Tapos na ang ban, election ban. Oo nga. Kailangan so, lagyan ng pwesto yung mga bakante. Kakampi. Hindi kakamping ka, yung mga kakampi. D&D. Gibo, Teodoro. Ano, partner? Oh, DICT. Gringo, nasan? Balik si Gringo. Mukhang nahilot di digo nga itong mga bata niya, no? Ulitin ko ha, unconfirmed ito. Ito pa. Department of Health, Willie Ong. Ito, Department of Agriculture. Medyo controversial. Department of Agriculture, Mar Rojas. Partner, ano masabi mo, Kawilson? Ay, magaling sa sibuyas si Mar, di ba? Kaya na. Baka yun. Ito pa. PCOO. Harry Rockney. At panghuli, DPWH. Ano to? Ana Lamintilio. Kilala mo to, partner? Hindi. Ayun, Ana May Lamintilio. So yun lang iiwanan ko sa iyo. Pag-isipan nyo yan. Kung yan. Pero mukhang interesado dito si Karodney sa ako. DNR, itong consent talaga niya. Kaibiganin mo na to. Kaibiganin mo na si Yopi pala. Saka sa ating kabayang Larry Gadon, no? Oh. Iyon na lang yung kababayan, ha? Ayoko nun. Palo taga San Andres yun. Okay. Palo na tayo. Baka saan pa tayo mapunta, eh. Karoon, paalam na tayo. May iba pa akong listahan, partner, pero di ko muna sasabihin. Sasunod na lang. Wala na oras, mga blackout. Karoon, paalam after, na tayo. After Sona, marami pang appointments na magaganap. Oh, pero yan, advance ko na ginabigay. Hala, paalam na tayo. Sige. Karoon, oh, sadya nga gabi, sa tanan. Maayong gabi sa mga taga-Romblon. God bless us all. Thank you very much, partner. Maayong gabi mga kasimanwa at abangan niyo ulit kami sa Monday, no? Para may kung ano man yung mga listahan binanggit ni Awe ngayon baka sa Monday eh. Isang dalawang page na yon, abangan niyo yung ano. Gusto niyo ng blind item, merong blind item si Kawe sa susunod. Para abangan niyo naman. Hindi naman tayo seryoso ang isyong pinag-uusapan natin pero magandang haluan natin ng konting saya, no, ang ating mga kwentuhan para hindi tayo masyadong ano, hindi tayo masyadong nalulungkot sa gabing tayo nakihiwa-hiwalay. Magandang gabi po mga kasimano. Okay. Maraming salamat Karuti, maraming salamat Kawilson. At syempre sa aming pong mga taga-subaybay na po ay nakapagbigay kami ng impormasyon sa inyo sa araw na ito. Asahan po ninyo sa susunod, mas lalo pa nating pag-uusayan ang ating pong pagbibigay ng impormasyon. Marami pa po kami issues na dadalhin. Maraming salamat muli. Ito ang inyong lingkod, Awe Iranes, na lagi nagsasabing, Diyos mamalos sa inyong gabos. Lord, kayo na po ang bahala.